Ika-41 kabanata. Job, mabibingwit mo kaya ang dragon na Leviathan? Matatalian mo kaya ang nguso niya ng lubid? Matatalian mo ba ng lubid ang ilong niya? O mailalagay mo kaya ang kawil sa kanyang panga? Kapag nagawa mo iyon, makikiusap kaya siyang lagi sa iyo na pakawalan mo siya? O di kaya'y magmakaawa siya sa iyo? Makikipagkasundo kaya siya sa iyo na magpapaalipin habang buhay? Magagawa mo kaya siyang parang alagang ibon? O maibibigay mo ba siya sa iyong mga anak na babae para kanilang laruin? May negosyante kayang bibili sa kanya at hihiwa-hiwain siya para ipagbili? Tatalaban kaya ng matulis na sibat ang kanyang ulo o balat? Kapag hinawakan mo siya, maaalala mo kung gaano ito kahirap hulihin at masasabi mong hinding-hindi ka nauuli. Walang saysay ang mga pagsisikap na hulihin siya. Dahil makita mo pa lang siya'y maduduwag ka na. Kung sa kanya nga'y walang mangangahas gumambala, sino pa kayang mangangahas na lumaban sa akin? Sino ang makapagsasabing may utang na loob ako sa kanya? Ang lahat dito sa mundo ay akin. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol sa katawan ng Leviathan at kung gaano siya kalakas at kamakapangyarihan. Sinong makakatuklap ng kanyang balat o makakatusok nito? Sino ang makakapagpabuka ng kanyang bunganga? Ang mga ngipin niya'y nakakatakot. Ang likod niya'y may makakapal na kaliskis na parang panangga na nakasalansan. Sobrang dikit-dikit na ito na kahit ang hangin ay hindi makakalusot at walang makakatuklap nito. Kapag sumisinga siya, may lumalabas na parang kidlat at ang kanyang mga mata ay mapula na parang bukang liwayway. Bumubugas siya ng apoy at umuusok ang ilong na ang usok ay parang nagmumula sa kumukulong palayok na may nagliliyab na panggatong. Ang hininga niya'y makapagpapabaga ng uling dahil sa apoy na lumalabas sa kanyang bunganga. Nasa lieg ang kanyang lakas. At ang makakita sa kanya ay kinikilabutan. Kahit ang kanyang mga laman ay siksik at matitigas. Matigas din ang puso niya, kasintigas ng gilingang bato. Kapag siya'y tumayo, takot na takot pati ang mga makapangyarihang tao. Walang espada, sibat, pana o palasong makakapanakit sa kanya. Para sa kanya, ang bakal ay kasinlambot lang ng dayami. At ang tanso ay para lang bulok na kahoy. Hindi niya iniilaga ng mga pana. Ang mga batong tumatama sa kanya'y nagiging parang mga ipalang. Ang mga kahoy na ipinapalo ay parang mga dayami lang sa kanya. At pinagtatawanan lang niya ang mga humahagibis na sibat na isinisibat sa kanya. Ang tiyan niya'y may mga kaliskis na matalim na parang mga basag na bote. Kaya kapag gumagapang siya sa putik, nag-iiwan siya ng mga bakas. Kinakalawkaw niya ang dagat hanggang bumula na parang kumukulong tubig sa palayo o kumukulong langis sa kaldero. Ang tubig na kanyang dinadaanan ay bumubula, parang puting buhok kung tingnan. Wala siyang katulad dito sa mundo. Isa siyang nilalang na walang kinatatakutan. Minamaliit niya ang lahat ng mayayabang na hayop. Siya ang hari ng lahat ng mababangis na hayop sa gubat.